Welcome sa River TV. For today's video mga bro, ituturo sa inyo kung paano basahin o paano mababasa itong Chinese app na dinownload po natin. So hindi pa po nakakaalam, video editor po siya mga bro. Ayan po, video editor po siya na meron siyang kasamang pang TikTok tulad itong anime. Ayan po, sa example lang po siya, ayan. Pwede mo siyang i-apply sa TikTok po natin dito naman sa Pilipinas. So isang example lang po yan. So next vlog ko ituturo ko sa inyo kung paano gagawin yung anime. So may hindi pa nakapag-download nitong video editor na to, so ilalagay ko sa description box yung link kung paano, o yung tutorial link kung paano siya i-download. So sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga natin sa basahin tulad nito. So example lang po tayo, ayan po. So tulad nito, nasa screen nakikita nyo. Itatapat nyo lang po yung arrow, mababasa po natin siya. Pwede rin po siyang pangkalahatan, click mo lang yung high. Tapos global translation po. So ayan po, natatranslate po siya in English. So maya-maya pa ituturo ko sa inyo kung anong klaseng app at pa saan i-download. So bago tayo magsimula mga bro, pakihit na rin po yung subscribe button dyan sa baba. Isama nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa susunod po mga videos. So umpisahan po natin. So skip po tayo dito sa app na to. Pakita ko sa inyo kung paano natin siya i-download at paano i-apply. So sa Play Store po tayo pupunta. Sa mga iOS Store, di na ako sure kung meron to. So start na po tayo. So Play Store po, sa Play Store po, search lang po natin yung Hi Dictionary. Ayan po. So may naka-install na ako nyan. So kapag sa inyo install nyo yan, ito once na na-install nyo na po, open lang po natin. So halimbawa na-install nyo na, na-download nyo na, open po natin. So ito po yung example. So kailangan mo nang itadrag mo lang yung arrow. Yan po yung arrow, itatapat po lang po siya. Ganyan po, itatapat-tapat po lang. So meron siyang settings dito, pwede kang mamili ng language na gusto mo. So bago ang lahat yan, kailangan nyo munang iset yung kanyang permission. Click mo lang yung accessibility, tapos hanapin mo yung Hi Dictionary. So kailangan lang natin siyang i-turn on. So turn on natin yan, tapos okay mo lang. At kapag okay na, click mo lang yung power button po dyan. Nasa gitna. On nyo lang po. Tapos yun, okay na siya. So may language po. May mga raming languages po yung mapipili dito. Meron din po dito ang Tagalog. Ayan po yung Tagalog. Pero yung ginagamit ko is English. Kasi pag Tagalog, medyo mahirap minsan intindihin kasi masyadong malalim. So yan nga pala guys, mega shoutout po ulit kay Okay Good at kay Renjen Bike Trip. Pakisuportahan po itong mga channel na to mga bro. Subscribe nyo rin po sila. Muli shoutout po kay Okay Good and Renjen Bike Trip. So balik tayo dito sa ating tutorial. So testing natin siya. Ayan po. Cut out po ang ibig sabihin nitong Chinese app na dinownload po natin. Sa example po, so drag mo lang po siya, itapat-tapat mo lang po siya, ayan. Tapat-tapat mo lang po sa mga words na Chinese para maintindihan nyo po. Ayan po siya. At kapag gusto mo naman lahat, di mo na kailang itapat, click mo lang yung high, tapos global translation. Ayan po. So nababasa po siya maramihan. At kapag gusto niyo naman makita yung
original, tapos pati yung original and translated na words. So punta kayo dun sa settings. Sa settings po, tapos click mo yung translation style. Tapos piliin niyo po yung general. Tapos balik tayo dun. So ayan po, pag itapat mo siya, yan po, makikita mo yung translated at saka yung original ng words in Chinese. Mas maganda siya kasi malaki po, makikita mo po. Ayan po. Okay, so ganun lang po siya kadali gamitin, mga guys, itong Hi Dictionary. So hindi lang naman ito ang ano niyan, so pwede rin siyang, halimbawa may gusto kang alamin o Tagalog to English, kasi nga dictionary siya, piliin mo lang yung dictionary. Kapag may gusto kang i-translate, halimbawa Tagalog, gusto mo malaman yung English, halimbawa gusto mo malaman yung English ng gwapo, so search mo lang, type mo, tapos search mo lang. So handsome yun po. So marami po siya. Pwede mo siya pagbalik-balik ta rin. Pwede rin po English to Tagalog, Tagalog to English. So yun lang po yun, mga bro. Thank you po sa inyong panonood. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Hit na rin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Yun lang po, mga bro. Good night. God bless.